Bagamat kabilaan ang palitan ng nakagigimbal na putukan ang bansang Russia at Ukraine, ay hindi pa rin mapalagay ang ilang mga kalapit nitong bansa, lalo na't nangingialam na rin sa alitan ang bansang Belarus. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng mga ganitong usapan, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po. Ituloy na natin. Sinasabi ng Ukraine na ang mga nagdadating ang mga sasakyang panghimpapawid ng Russia ay nagmumula mismo sa border ng Belarus. Kaya ang hinala nila ay tinutulungan ng militar ng Belarus ang Russia sa pakigidigma laban sa Ukraine. Subalit marin itong pinabulaanan ng presidente ng Belarus na si Alexander Lukashenko ang sabi sa ndtv.com. Iniutos ng presidente ang pagpapadala ng maraming Belarusian army sa bandang timog, malapit sa border ng Ukraine. Subalit sinabi nito na ang puwersa ng Belarusian ay hindi makikiisa sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Sinabi ni Lukashenko noon sa isang pagpupulong ng Security Council na magpapadala ito ng 5 battle group upang protektahan ang timugan. Ang Belarus ay mayroong matinding ugnayan sa Russia, magkasanggang dikit at halos kapatid ang turingan ng dalawang bansa. Ilan sa mga kalapit na bansa ng Ukraine na bahagi ng Union Soviet ay sumali sa NATO: ang Czech Republic, Hungary, Poland, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Albania, Croatia, Montenegro at North Macedonia. Sa mga nakalipas na taon, ngunit ang lumalalim na salungatan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay naging komplikado sa sariling kagustuhan ng Ukraine na mapabilang sa alyansa. Noong 2008, inihayag ng NATO na ang Ukraine at Georgia ay magiging mga miyembro kung matutugunan nila ang mga pamantayan, tulad ng mga pamantayan ng alyansa para sa pamamahala at transparency. Ang pagsali sa NATO ay naging pangunahing prioridad ng Ukraine. Inaakala ng Ukraine na ang pagsali sa alyansa ay makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Subalit na pag-usapan ng miyembro ng NATO ang kasaysayan ng katiwalian sa Ukraine. Dahilan upang maantala ang pagsali nito. Habang iba ay sinasabi na ang paglipat nito sa demokrasya noong kalagitnaan ng 1990s ay buhay pa rin. Kaya nga ang ibang mga miyembro ng NATO ay natatakot na ang Russia ay maging agresibo kung sasali ang Ukraine sa alyansa. At sila ay hindi nga nagkamali, dahil ilang araw na mula ngayon na sinasalakay pa rin ng Russia ang Ukraine. Kahit pa nagkaroon na ng peace talks ang dalawang panig, subalit ang mga napag-usapan ay malamang na hindi na pagkasunduan. Kaya nga patuloy pa rin ang paglusob ng puwersa ng mga Ruso sa Ukraine. Bagamat ang US ay nagpadala ng mga tropang militar sa katabing bansa ng Ukraine tulad ng Romania, Germany at iba pa, ay hindi pa rin ito maaaring pumasok at makialam sa alitan ng dalawa. Ang tanong ay bakit? Una sa lahat, ang Ukraine ay wala sa kapitbahayan ng Amerika. Hindi ito matatagpuan sa border ng US. Hindi rin ito nag-host ng base militar ng US. Wala itong mga strategic na reserbang langis at hindi ito ang pangunahing kasosyo sa kalakalan. Pero kung ganun, bakit gustong sumali ng Ukraine sa NATO? Simple lang, para hindi mapailalim sa kamay ng Russia ang Ukraine at magkaroon ito ng tagapagtanggol sakaling atakihin ito ng Russia. Masyadong tumagal ang pag-anib nito sa alyansa at inunahan na ni Vladimir Putin ang mga planong pag-anib nito sa NATO. Nang sa gayon ay hindi malagay sa alanganin ng Russia laban sa Amerika at iba pang kaalyado nito. Ang tanong ng marami, na lubos na bumabagabag sa isipan ng maraming tao, lalo na ngayon na lalong nagiging agresibo ang Russia sa mga nangyayari. Magpapakawala kaya si Putin ng nakakatakot na nuklear? Ang sandatang ito ay hindi biro, dahil una sa lahat, ang Russia ngayon ang may hawak ng titulo bilang may hawak ng pinakamalakas na sandatang nuklear sa buong mundo. At si Putin
ay nagbabala hingil sa banta ng nuklear. Ang mga kabisera ng mga taga-kanluran ay matagal nang nababalisa tungkol sa mga babala ng militar ng Moscow na nagpapahintulot sa mga ito na gumamit ng mga sandatang nuklear upang wakasan ang isang salungatan bilang bahagi ng escalate to de-escalate na strategy nito. Kaya't nang ilagay ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang mga hakbang sa puwersang nuklear sa mataas na alerto noong mga nakalipas na araw, ay sineryoso nila ito. Ang desisyon ni Putin na maghanda at ilagay sa mataas na alerto ang mga sandatang nuklear ng Russia para sa paglulunsad ay nagbunsod ng agarang pagkondena ng Amerika at North Atlantic Treaty Organization na inilalagay lalo ng Russia sa panganibang buong daigdig. Sinabi rin ng US na ang Russia ay hindi banta sa kanilang bansa o maging sa mga kaalyado nito, kundi ang mga sinasabi ni Putin ay mas lalong naglalagay sa buong mundo mula sa panganib. Kung ikaw ang tatanungin, seryoso kaya si Putin sa mga bantang nuklear nito? Itinaas niya ito sa pinakamataas na alerto at ang kulang na lamang ay ibagsak sa isang bansa. Kung nagawa ni Putin ang pagsalakay sa Ukraine, hindi malabo na magawa niya ring pakawalan ang pinagmamalaki nitong nuklear. Huwag sanang umabot pa sa puntong iyon dahil lang nakasalalay ay ang buhay ng mga inosenteng hindi kailanman ginusto ang digmaan na siyang sisiil sa buhay ng marami. Ang pagsuko na lamang ni Zelensky ang siyang paraan upang uminahon ng Russia sa mga hakbang nito na patuloy na lumalala at nagiging mas mapanganib. Ano man ang sapitin ng mga nangyayari, ipinalangin sana ng nakararami na ang lahat ay maging mainahon upang hindi na matuloy ang naghihintay na digmaan. Tandaan na bagamat malayo ang Pilipinas sa mga bansang ito, ay sigurado na madadamay ito dahil ang digmaan ay parang domino war na nag-uumpisa sa dalawa hanggang masangkot ang buong daigdig. Kung ikaw ay may katanungan hingil sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig gaya nito, ay magkomento lamang sa video na ito at muli, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.